yung pinanonood ko yung news, alam mo, isa lang ang pumasok sa utak ko. Ano nangyari dito sa taon to? Naging reklamador na. Totaling naging opposition na yung dating niya. Sabi ko, ganito ba ang gagawin ng isang presidente na supposedly magaling magsalita, alam mo yun, parang from mahirap naging boksingero. Pagkatapos maging boksingero, magiging senador. Tapos ngayon, gusto maging presidente para ihaon ng Pilipinas sa kahirapan. Pero biglang nakita ko yung news. Abay pa na yung reklamo. Manny Pacquiao, ang aga mo namang nabulok. Sorry, pero huwag kang magagalit, ha? Hindi talaga maganda, eh. Alam mo, ang reaction ng mga tao, anong nangyari sa'yo? Ang aga mong kinain ng sistema ng politika sa Pilipinas. Dalawang bagay lang naman meron, eh, sa Pilipinas, eh. Ito sa gobyerno ito, pagdating sa mga citizen. Dalawang bagay lang. Nakakaambag ka ba? Nakakatulong ka sa bayan mo? O nakakagulo ka lang? Ikaw ba nakakatulong? O nakakagulo? Kung ikaw ay politiko, yan lang naman ang itanong mo sa sarili mo. Isang araw lang, eh, merong hidwaan si Sekusi at ang grupo ni Manny Pacquiao. Twice nangyari yung bangayan nila. Tapos, yung pangalawa, si Pangulong Duterte na mismo gumitla. Actually, hindi nga gumitla, eh. Kumiling, ho. Sabihin talagang sinuportahan niya, literal, si Sekusi. At ibig sabihin nun, kinokontra niya ang grupo ni Pacquiao. Isipin nyo ito, ha. Sana, ang reaction dapat nila Pacquiao at yung grupo niya na maiingay, aalaw na lang nila. Anyway, it is the president who said, naglabas pa siya ng speech. Ako ang nag-utos dyan sa meeting na yan. Tapos may speech pa siya doon sa meeting na yon. So in other words, there's no doubt na ito ay bas-bas ni Pangulong Duterte. Ang tanong, bakit nyo pa kinokontra even after nyo ma-realize na ito'y talagang bas-bas ni Pangulong Duterte? From there, dapat to naging sensitibo na ho kayo sa nangyayari. So sa madaling salita, konting hiya naman. Hindi ho eh. Anong ginawa? Bumanat pa si Pacquiao. Bumanat pa si Tevez. Bumanat pa si Ron Monsayak. Sabi ko nga, out na to. Tingnan mo yung dalawang response ng senador. Remember, kahapon lang. Ano ang response ni Senator Bongo? Si response ni Senator Bongo, kakausapin niya Pangulo, kakausapin niya DOE. Bakit ganito, ganyan-ganyan? Aayusin niya, di ba? Pero ngayon, itong senador na ito, ano sinasabi? Tinitira lang niya si Kusi. Basta lang binabanatan niya si Kusi patungkol sa brownout. Sandali ho. May problema doon sa private company na sabihin na natin nung kuryenteng nagpo-provide. Sabihin na natin kahit medyo hawak ng gobyerno yan. Eh, ngayon lang eh. Kakasulpot lang ng problema. So, susolusyonan ngayon ng ating gobyerno. Bakit kaagad mo sinisisi si Kusi? Ang dating tuloy, para kang batang gumagante dahil napahiya ka nitong mga nakaraang araw. Ngayon, panahon mo na idikdik sa kanya yung problema ng brownout. Sandali lang, ginagawa na nga ng paraan eh, di ba? Kaka-brownout lang nung ilang araw, tapos sinisisi mo na kaagad. Wala namang problema kung mag-criticize ka eh. I mean, there's a way to say it na constructive criticism. Hindi yung sinisiraan mo na kaagad, binabanata mo na kaagad yung tao, nakasamahan mo, isipin mo, kasamahan nila sa partido itong binabanata nila. Pinipersonal na nila ngayon. Para kayong mga pikon na mga bata na namemersonal. Sabi niya, tatakbo daw si Sara Duterte. Okay naman ako doon. Actually, wala akong problema doon. Ang problema ko lang dito kay Salceda, sa totoo lang ho, minsan may sarili hong mundo ito. Wala akong biro. Nung panahon na nagpupunta pa ho kami sa Congress, pag may mga naitatanong ako mga congressman, palipat-lipat po ng kinakampihan yan. Dati ho yang kumakampi kay Cayetano, tas lumipat kay Velasco yan. Tapos, pag mga interview, minsan, iba yung sinasabi niya. Kaya minsan naguguluhan tuloy yung house. Yan yung balita ko dyan, ha? Sabi ko nga, medyo sablay nga eh. Alam nyo kung bakit. Alam naman natin lahat na pati yung sinabi ni Sara Duterte na tatakbo siya. Pero, if you are a wise person, you will never admit it right now. Na ngayon na ngayon. Hindi mo ipagsasabihan. Diba? Bakit? Siguradong babanatan ka. Ngayon pa lang, para ka mabibinay. Alam mo yung nangyari kay Binay? Nang agad niya magsabing tatakbo siyang presidente? Lahat ng baho talagang hinukay. As in, binato na siya. Hindi ko nga maintindihan. Anong purpose nito ni Salceda? Na biglang, alam mo yun? Hindi, totoo nga, sabi sa akin ni ano, I'm sure natatakbo yan si Mayor Sara Duterte. Tapos may nakita lang din ako, ayan. Hay nako, isa lang yung gusto kong comment. Tama na pero mali pa. Tama yung sinasabi niya, ang face shield ay dapat ipatigil na. Okay ako doon, agree ako doon. Kaya lang, Mayor K, nakakausap mo IATF, bakit kailangan mong i-announce? Bakit kailangan mong sa social media? If your intention is really mapasunod ang tao, mapasunod yung IATF, bakit hindi mo na lang kausapin yung IATF? Bakit kailangan mong pumapil na naman at parang ang dating ikaw ang hero ng hindi magpapa-face shield?
Bakit hindi mo na lang kinausap? Eh talaga namang meron ng usap-usapan na tanggalin na yung face shield. Eh bakit kailangan mo? Ikaw as a mayor, pwede mo namang kausapin na lagi nyo naman nakakausap ang IATF. Sabihin nyo sa kanila, I already talked sa IATF na if pwedeng matanggal ang face shield. Eh hindi, nagpabida na naman eh. Kaya nga ang sagot ko, tama na, mali pa. Pwede naman sanang hindi na lang lantaran na ano para hindi palang dating eh. Ang mga politiko pag dumarating ng 2022, parang naglalabasa na sila. Bigla na sila nagpapabida, no? Siguro, along the way, they realize hindi natin pwedeng maglagay ng isang presidente masyadong close call. Ibig sabihin, masyadong maliit lang ang difference dun sa kasunod. Kasi ho, number one, ang dami yung kalaban ni Pangulong Duterte yung mga oligarch. Hindi ko na upapangalanan, pero nandiyan na ho siyempre yung mga tinanggalan niya na, alam niyo na, dyan ang mga Lopez, dyan si MVP, lahat ng mga pinagbayad niyang oligarch. Etong mga oligarch neto, ito ho ang nagpopondo ng mga kandidato. Kung meron mang isang oligarch na masasabi nating mayaman na mayaman na talagang supportive kay Pangulong Duterte, ayan si Ramon Ang. Wala ho tayong question dyan. Talaga naman nakikita natin sa mga speech niya. Fairness kay Ramon Ang, talaga namang maganda sinasabi niya kay Pangulo. Ngunit, kung meron man mga talagang kontrang oligarch kay Pangulong Duterte, napakarami po nun. Isa yan sa makakalaban ni Pangulong Duterte sa eleksyon. Sigurado ko, patutumbahin nila si Pangulong Duterte para talaga mabalik huli yung kanilang mga negosyo. Isipin mo ha, ilang bilyon. Bilyon na usapan dito, hindi humilyon na bilyon na tax ang binayaran nitong mga to dahil pinagbayad sila ni Pangulong Duterte. Walang malapit-lapit kay Pangulong Duterte. Meron ho tayong tinatawag na smart, smartmatic, na alam natin pagka medyo maliit lang ang difference, delegates. So feeling ko lang, because of this reason, kailangan mamili na talaga ang Team Duterte ng isang malakas na kandidato. Eh alam naman natin kung sino talagang pinakamalakas na kandidato ngayon. Wala na ho, lahat ho ng survey. Wag lang ho yung survey ni Magdalo ha. Lokohan nyo yun eh. Alam nyo ba kung sinong number one sa mga survey ni Magdalo? Huwag din yung survey ng mga dilawan. Ang talagang laging nagtatap. At yung pagitan niya doon sa susunod, eh times two. Sabihin, malakas na malakas. So kahit pitikin, kahit imagic-magic yan, malakas pa din yan. At the same time, kahit gawa ng paraan ng lahat ng oligarch, malakas pa din. Kasi kailangan eh, alam nyo, kahit anong lakas ng oligarch, pag ang sigaw ng taong bayan, katulad nung kay Pangulong Duterte, wala hong magagawa. Remember noon, wala hong sumusuportang mga congressman at mayor kay President Duterte noon. Full support ako sa mga Duterte. Kahit sinong tatakbo at anong posisyon, takbuhan nila. Medyo nakausap natin si Senator Bongo. Ang sa kanya, ang laging lang sagot niya sa akin, kung ano po yung sasabihin ng ama, ay doon siya. Gustong-gusto ko talaga ito si Senator Bongo dahil hindi ho siya yung ambisyoso na tulad ng mga iba. Yung iba dyan, pati yung mga alipores nila, yung mga kulto nila, ang titigas ng ulo. Ito na ang panawagan ng taong bayan, Mayor Sara Duterte, pinagpipili tampa yung kandidato nila. Wala naman akong problema. Eh kaya lang, mismong yung kandidato ninyo, nagigibway na kay Mayor Sara. Kayo na lang hindi marunong mag-giveaway. Ano ba gusto nyo? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Kasi ito si Senator Bongo. Alam niya yung tayo niya. Alam niya yung position niya. Respeto niya sa tatay. Kung ang desisyon ng tatay, ganito, ganito, Mayor Sara, ganyan, ganyan, suportado niya kahit sino. Pag tumakbo si Mayor Sara, sigurado si Senator Bongo magigiboy. 100%! Malinaw yon. At eto naman ang masasabi ko, si Pacquiao, wala. Ambisyoso ho talaga yon. Feeling ko feeling ko lang naman ho, wag ho kayo magagalit ha. Yung mga may gusto kay Pacquiao dyan, feeling ko, iba ho yung conviction ni Pacquiao. Ang problema ko ho kasi kay Pacquiao, masyado ho yung ambisyon niya. Pangalawa, yung mga nakapaligid sa kanya na dinidiktahan siya, hindi, you can win this, you can win this, you can win this. Kakabuisit ho talaga eh. Yun ang feeling kong gumugulo eh. At pangatlo, yung lagi niya hong sinasabi na minsan, parang feeling niya, tinawag siya ng Panginoon maging presidente. Marami na ho kasi akong nakitang tinawag din sila ng Panginoon para maging presidente. Natalo. Sino hong Panginoon yung tinawag nila? Sa totoo lang ho, doon ho ako naiinis. Sa mga tao nagsasabing ako, tinawag ako ng Diyos na maging presidente, tumakbong presidente. Ayun, ano nangyari? Talo. Ako talaga, personally ha, personally, gusto ko siyang tumakbo. Gusto ko siyang tumakbo, promise. Para malaman niya na. Para matapos na yung usapan. Kasi isipin mo, pag tumakbo yan, kulelat yan. Para medyo magising-gising na sila, yung imahinasyon nila na marami sila. Kaya gusto ko talaga siyang tumakbo eh, para ma-realize itong mga dilawan tae na wala silang naloloko. Ang default sa akin, yung pag-run ng presidente, siguro dahil vice president ako ngayon. Ang lalim ng opinion mo!
ang para sa akin, dahil ako vice president, gusto nila ako tumakbong president. Anak dantucha, ang lalim! Ang lalim ng teorya mo, madam! Ikaw na may pinakamalalim na teorya sa buong mundo. Nagpapaligsamba kayo ni Pacquiao? Ang bira naman, oh. Grabe yun, ah. Papatawa ba kayo, madam? Kasi kung stand-up comedian kayo, wapa, pasok na pasok, eh. Ang lalim! Grabe, hindi ko matarok yun. Hindi ko matarok yung ganong klaseng kaunawaan, madam. O, tingnan nyo ito sagot niya sa posibilidad na Duterte. Good luck. I wish them all. Yan yung pangalawa niyang sagot, ha? Nakalagay doon sa sinabi ni Secretary Harry, successor. Yan, yun yung statement niya. Eh, hindi ako naniniwala sa demokrasya, minamana posisyon. So, sabi niya, hindi daw siya naniniwala na dapat minamana ang posisyon. Ako, sigurado ko, hindi ako boboto ng kandidatong presidente na nagmamana lang ng posisyon. Biglang na iba tabas? Na iba tabas eh, dati kumakasip-sip. Ngayon, iba tabas, merong kantang ginawa si Enser Niño. Tinrider daw ni Mayor Isko, si Mayor Lim, si Erap, at saka si Atienza. Pero lahat yun, naging kaibigan niya dati. Tapos, the same thing yung ginagawa niya ngayon kay Pangulong Duterte. Alam niyo ba na bago maging mayor yan si Isko, naging Yusek muna ho yan. Ginawang Yusek ni Pangulong Duterte, tinulungan ni Pangulong Duterte, tapos naging mayor, tinulungan niya. Tapos, di ba, sumipsip na sumipsip. Tapos ngayon, anyari. Hindi ako naniniwala na ang posisyon sa gobyerno ay minamana. There is a presence and clear presence of political dynasty. At hindi ako naniniwala na ang posisyon sa gobyerno ay minamana in a democratic government. Ang demokrasya, tambayan, ang pumipili, hindi ipinipilit yung mga kalahi niya pagkatapos na niya. I'm not gonna vote for that as voter. I disagree as a citizen of this country. Alam nyo, I don't think there's a problem in dynasty as long as maayos naman. Tama naman kayo na, o sige, hindi minamana yan. Dapat talaga husgahan natin according sa accomplishment and karakter. Ang tanong, paano na lang kung magkalahi o sabihin na natin ama o anak niya is maayos din? Ibig bang sabihin dahil lang magkapamilya sila o sabihin na natin quote-unquote dynasty, hindi na natin tatanggapin kahit maayos naman talaga yung anak. Hindi yung pwede na yun lang ang sabihin natin, it's a rule na pag dynasty, hindi na kagad pwede. Hindi yung ganun yun. Kailangan karakter. Ang lakas ng loob nito ni Isko Morenong Bumanat dyan sa dintik na dynasty na yan. Akala mo naman, nagbago na Maynila. Okay ka lang? Kung hindi lumaban si Gayatano at that time, anong propaganda at kasinungalingan ang lalabas sa Senado noon? And it will be highlighted by the mainstream media. If sinabi ni Matubato ganito, 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 hindi naman sasabihin ng mainstream media na, ah, ito kasi sabi ni Matubato, according to Trillanes, hindi ganun. Lalabas sa mainstream media na si Pangulong Duterte talaga may kasalanan, nagpapapatay, kung ano-ano. Ganyan ang lalabas sa mainstream media. Kasi nga, ang mainstream media, pupulot lang yan na maibabato kay Pangulong Duterte. Pero hindi hinayaan ni Cayetano na mangyari yun sa pamamagitan nito. Kahit to the point, pinapatayan siya ng mikropono. Promise ko sa inyo, magpakitaan niyo ako ng ganitong katapang na tao at talinong ganitong na tao. Sabi ko sa inyo, iaangat ko yan dito araw-araw. I wanna see proof na if this candidate is good, then I will push for him or her, kung sino man yun. Why I like Sara Duterte? Kita ko yung tapang. Kita ko yung ginawa sa Davao. Why I push for Senator Bongo? It's because sipag at sipag, walang lalaban dun. Why I'm pushing for Cayetano? Loyalty, even if ilang beses na siyang nalaglag, yan ang tinatawag na karakter. You will never see a person's character unless dumaan ito sa apoy. Gusto nyo makakita ng isang halimbawa ng sipsip? Isang halimbawa ng balimbing? Eh, ito! Gusto nyo makita? Sige, ganito ang iboto ninyo, okay? Ganitong klaseng mga taong paniwalaan ninyo, ha? Yung real tattoos, they know each other. Para sinasabi niya, kami may tattoo ni Mayor Sara Duterte. Ganun kami, ha? We know each other, yeah? Kayo bang dalawa ni Mayor Sara? No. Do you go back a long way? Bakit kayo biglang para kayong friends? Yan. Nice question! Bakit parang bigla kayo naging friends? Tignan mo, ang babaw ng dahilan niya, tato. Alam niya kasing malakas si Mayor Sara Duterte. Pero ano yung inaano niya? Tato. Tapos ano pa? Kasi we have common friends. Tinanong siya kung, kayo ba magkaibigan? Para ang close-close niyo? We have common friends. Sa madaling salita, ayan o si Andaya. Tangi, kanyang nilalapit, kaya niya binubula ng binubula. Gusto niya kasi Sara Duterte at saka si Hibo, yung kanyang kapartymate. Yun ang dahilan kung bakit sila nagpunta doon at saka talagang binubola nila si Mayor Sara Duterte kesa nagbigay pa daw sila ng halaman. Tingnan mo itong klaseng politiko. June 3 lang to, 2021. Pasensya po, mahal na mahal ko si Lenny. Gusto ko ring presidente siya. Ayan o. Linaw pa. Wala nang mas lilinaw pa. Ganyang klase ang mga politiko sa bayan natin.
Kasi sinabi na hindi na daw ika-quarantine pag fully vaccinated na. Only kung na-vaccine kayo sa Pilipinas. Although, ako ay disagree on that. Fully vaccinated dapat sa Pilipinas lang. Bakit? May pinakaiba ho ba? Hindi ko alam ang rason ng DOH ha. Bakit sa Pilipinas lang, di ba? Paano kung na-fully vaccinated ka na sa ibang bansa, bakit sa Pilipinas lang dapat? Parang magulo. Dinoble check ko ho ito. Sabi talaga, dapat vaccinated ka na sa Pilipinas. Kaya nga ako medyo parang, bakit ganun? Anong pinagkaiba nung vaccinated ka sa Pilipinas at vaccinated ka sa ibang bansa, eh yung brand naman na ginamit, halos the same lang. I mean, kung ano yung meron doon, eh, hindi na meron dito, di ba? Parang magulo ata yun. Sana hindi na lang ginanon. Kasi lalo nakaka-confuse eh. Ang weird ano. Balikbayan na dapat fully vaccinated na yung mga magsi-7 days na lang na dito binakunahan. Ang pagkaalam ko, ang mga balikbayan, eh matagal lang nakatira sa ibang bansa. Kaya nga balikbayan, di ba? Kasi kung bakasyonista lang, hindi yung balikbayan ang tawag doon, di ba? Ang weird. Anong point nyo, bakit nyo inopen at sinabi nyo pwede na ang 7 days quarantine sa mga may vaccine? Tapos pala galing din naman dito sa atin. Gulo mo, ah, Duke ha? Duke, ano ba? Ikaw naman Duke, pagpagulo ka talaga!